Pagsingabit mga tall trainer ni Gervonta Davis, sinabing target na lang si Shakur Stevenson matapos umatras si Vasily Lomachenko. Tuluyan ng umatras si Vasily Lomachenko kay Tank Davis, hindi na siya lalaban ngayong 2024. Kaya sinabi ng trainer ni Tank Davis, wala na raw mangyayaring Loma versus Tank kahit pa sa 2025. Mas malinaw pa raw sa sikat ng araw na daking ang ginawa ni Vasily Lomachenko. Kasi inaayos na raw ang laban, pinag-uusapan na bigla itong umatras at sinabing walang gana lumaban. Kaya target daw nila ngayon itong si Shakur Stevenson. Sabi dito mga tol, Gervonta Davis co-trainer Kenny Ellis has indicated that they could now target Shakur Stevenson after Vasily Lomachenko pulled out of a negotiation. He is straight ducking. Hopefully Shakur won't duck. People say Tank ducking Shakur. Let's see. So sinasabi raw ng mga fans na si Tank Davis ang umiiwas kay Shakur Stevenson. Pero tignan daw natin ngayon kung ano ang sasabihin ng kampo ni Shakur dahil ito na ang tinatarget. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Keita Kurihara na isang Japanese fighter versus Renan Fortes. So nangyari nga po ang bakbakan sa Japan. Natapos ang matinding bakbakan nila hanggang 8 rounds at binigay sa Hapon ang panalo via split decision. Pero ang magandang nangyari dito mga tol, itong si Keita Kurihara. Lumapit mismo kay Renan Fortes matapos ang laban. Sinabi niya dito sa Pinoy fighter natin na pag uwi mo ng Pinas, sabihin mo sa anak mo na ikaw ang panalo. Kukunin niya, munti ka saan. Sabihin mo raw sa anak mo na panalo ka, ipaglalaban niya raw na sa... So nagpakumbaba na mismo itong Hapon at sinasabing itong Pinoy dapat ang panalo. So bihira yung ganitong fighter mga tol. Siya na mismo ang nagpakumbaba para sabihin sa Pinoy fighter na dapat ito ang panalo. So alam din ng Japanese na si Kurihara na dapat panalo ang Pinoy sa kanilang laban. Kasi pinaburan niya po ng judge itong si Kurihara, binigay sa kanyang panalo via split. May kartada nga po itong si Kurihara na 19 wins 16 KOs, may 8 talo na. Samantala si Renan Fortes may kartada ang 13 wins 6 KOs, 17 losses. Sa ibang banda naman, Jason Casimero na inis daw siya sa kampo ni Astrolabio. Dahil natalo na daw sa laban may gana pang maghamon kay Cuadro Alas. Dapat tanggapin na lang daw ng kampo ni Astrolabio na talo sila sa laban, huwag na raw magpalipaliwanag na sasabihin na walang lakas at mahina si Nakatani. Maghamon kayo kung maganda yung pinapakita ninyo. Natalo na nga kayo, maghamon pa kayo. Binugbog ka lang nga sa sparring. Huwag na kayo, may papaliwanag-paliwanag pa kayo. Huwag ka na magpaliwanag.